Hi everyone! Again, kumusta po kayong lahat? Happy weekend sa inyong lahat at sana ay maayos at mapayapa ninyong mairaos ang mga weekends ninyo. Ito yung mga araw na pinakahihintay nating mga manggagawa dahil ito yung mga panahon na kung saan nakakapagpahinga yung mga katawang lupa natin. Well anyway, matapos nga tayong naging malungkot at nagulat dahil sa nangyari sa mag-live-in partner na sina Jennifer Chavez at Jeff Predas na kung saan natagpuan nga na wala na silang mga buhay sa isang kondominium sa Davao City. Napakasakit nito lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan at mga kakilala dahil kumbaga walang mag-aakala na yung kasiyahan dapat na pupuntahan nila sa Davao City para manood ng concert ng We The Kings concert ay napunta sa isang malagim na trahedya. Sa mga nakalipas na araw, halos hindi kumpleto ang mga detalye tungkol sa balitang ito. Ni hindi nababanggit sa mga balita kung anong kondominium yung pinangyarihan ng krimen. Ang sinasabi lang ay nasa JP Laurel Avenue ito sa may bahada sa Davao City. Pero hindi pinapangalanan yung kondominium. And at the same time, yung mga persons of interest hindi rin sinasabi kung mga babae ba ito or puro mga lalaki. Siguro din dahil nung mga nakaraang araw, maingat na inimbestigahan pa ng kapulisan ng Davao ang pangyayari. Kumbaga kasi kapag kailalabas na nila, lalong-lalo na yung location kung saan nangyari yung crime, maaring mabulabog pa yung kanilang mga investigation. Dahil sabi nga ng kapulisan ng Davao ang ginawa nila dahil hindi nga nagfa-function yung existing na CCTV dun sa kondominium na kung saan talagang pahirapan para sa kanila ang makahanap ng kahit nakatiting na ebidensya para makatulong sa kanilang investigation. Ayon sa kanila, ang ginawa nga nila daw ay pinagkakatok nila yung mga occupied na mga rooms dun sa kondominium at isa-isang nagsagawa sila ng mga interrogation at nagtanong kung yung mga nandoon sa kondominium na yun ay may narinig ba mga bulabog nung gabing yun o nung madaling araw o kung may narinig ba silang nagsisigawan o mga nag-aaway. Dahil ito na lang yung isa sa mga paraan nila para makakuha sila ng lead dito sa krimen na ito. Kinrush out na rin ang kapulisan ng Davao kasi noong una pa lang na robbery ang dahilan. Dahil kumpleto naman daw yung mga gamit ng magkasintahan. In fact, walang nawawalang mga gamit, including mga IDs, phones nila, pera nila, nandoon lahat intact. So kumbaga, hindi robbery yung intensyon ng krimen. Instead, nagpo-focus sila sa sinasabi nilang crime of passion. Kumbaga siguro parang may halong selos na nangyari. Pero kanina, na-interview mismo si Police Colonel Richard Badang, ang hepe ng Davao City Police Office. At dito sa kanyang interview, meron siyang mga na-reveal katulad ng pangalan ng kondominium at kung sino-sino yung dalawang persons of interest. So panoorin natin yung interview sa kanya. Kasi it seems na based on the autopsy, it seems na si Jeff Predas was patay na before siya nahulog. Okay? So it was confirmed sa autopsy report niya na patay na siya bago siya nahulog. And during sa reenactment, we found mga blood dun sa room 323. And yun is subject for DNA para ma-image kung yung mga blood na yun is blood ni Jennifer at ni Jeffrey. So, pag mag-positive yun, possibly we'll file case against on the person of interest. Sir, talking about the 12-hour na interval, ang layo ng oras nang nakita yung dalawa, sir. Nauna yes. Yun si Jeff, sir, at gabi na nakita si Jen. Can you explain that, sir? Nangyari kasi is si Jeff was found out 5:24. So, nobody knows kung kinsa tong si Jeff, no? Kasi ang description was, deformed na kasi yung mukha niya, description was a Chinese-looking guy. So, yung tropa natin, nagtatanong dun sa mga tao doon, so walang nakakilala. So, what they did was, they group into four, and they knock sa mga pintuan ng mga, ng condos, no? So, just imagine, more than 100 yun na pintuan. So, yung may tao, yung sumagot, lumabas, tinanong nila kung kilala yun. So far, walang nakakilala. So, puzzled sila. So, when they look at sa, nagkuhan sila, nag-exploit sila sa social media, so, nakita nila na there was a missing
no, girl na si Jennifer Chavez nga, nakita sa social media. Then when they look at dun sa kanyang social media account, nakita nila, uy, may Uyab Dini. May partner pala ito na nangangalang Jeffrey Predas. So, kita nila doon is nakita nila yung mga tattoo. So, uy, it seems tattoo is familiar doon sa namatay. Nag-match doon, yes, sa... Yes, so nakita nila nag-match. So, pagkita nila, uy, pang ito nga yung boyfriend ni Jennifer. So, ginawa nila is that binalikan yung crime scene, nagtanong doon sa condo, sa guard, no? Kung may naka-register ba na Jennifer Chavez. So nakita nila si Jennifer Chavez was listed as occupant o yung renter ng room 319. So pinatok nila 319, walang sumasagot, then hawak nila doorknob, open. So, ano oras na ito, sir? Mga 10 na, 10. Past 10 na ng gabi. So pagkita nila doon, open, oh, kita yung puto din kasi yung paa. So kan sila, oy, tawag sila ng housekeeping o yung personal ng kwan. Kasi wala sumasagot, kita yung paa, so si patay na. Sir, makuha ko yung DNA results, sir. Ilang percent po ba? No, ilang percent na yung ano kung yung crime solution nito ng kaso? Definitely, kung may link yung mga person of interest natin, kasi may mga bloodstain na na-recover sa room nila, and kung mag-match with the bloodstain dun sa room 319, definitely sila yung they know something, o sila yung perpetrators. Kasi alam naman natin na kung sino nagpapasok kay Jennifer dyan is si yung person of interest number one natin, si Clark. Diba? Si Clark, binook niya yung room 319 and 323 sometimes April 6 pa. Then si Jennifer, nag-book siya ng ticket niya is March 18. Then si Jeffrey naman, nag-book siya ng ticket niya is April 16. April 16, so almost a month ang difference ng booking. So it seems na humabol lang sa Davao itong si Jeffrey. Okay po. So atas yung report natin, si D, na-establish na ba doon, sir? Diba, sinabi lang kasi ang penetrating, ang daming penetrating wound, yes. Eh. Gano'ng kalalim? Opo. Pinatay sila. Okay. Murder talaga. So wala na yung, i-crush out na natin yung suicide sa case? Yes, yes. Okay, so pinatay talaga? Yes, kasi patay din si Jeffrey bago hinulog. May possibility ba, sir? This is just we're just asking question lang, sir. May possibility ba na si Jeffrey ang pumatay kay Jeff? Wala na. Pero ano, sir, apathetic ka lang siya kasi baka nakaawis sila. Meron bang ganun na ang gulo na kayo? Yan, actually, tinitingnan namin before. But when the autopsy came out, it seems na pang hindi na ganun. So, rule out na yung nag-aaway sila? Okay. Yes. Okay, sir. Kasi they were killed, ang theory namin is they were killed while sleeping. So, kasi may mga defense wound si Jenny and mas maraming defense wound si Jeffrey. Kasi makita mo mga sugat sa kamay, according to sa autopsy, is that this at not yung suicide wound or self-inflicted wounds. Kasi ito yung, iba kasi yung cut. So, ito yung mga traces ito ng defense wound. Sir, saan nakafocus na ngayon? Love triangle pa rin. Okay. Love triangle. Okay. Sir, sino yung sa tingin nyo sa mga POIs ang merong access doon sa room? Definitely si yung POI number one. Bakit meron siyang access doon, sir? Siyang nag-book. Siyang nag-book ng room at sa kanya nabigay lahat ng susi. Siyang nagbigay kay Jennifer. Umalis daw si POI number one nung nangyari yung incident? Yes. Isa siya sa nakatok noon after discovering yung body ni Jeffrey ng alas 5. Isa siya nakatok doon. And then, at least pa, nabas naman sila. Kaya lang, hindi nila kilala. According sa kanila. Then, at 8, umalis na siya. So, yung tanong namin sa kanya, why, bakit ka umalis? You know that may patay dyan sa baba. Hindi ka malang paalam kay Jenny. Yun ang isa din na... Anong sagot niya, sir? Kanto niya yun, ugali niya na hindi nagpapaalam. Kasi, sa nanay din niya, ganun din daw siya.
So going back sa ano sir, last na lang sir, yung mga blood stains, may blood stains sa elevator 6th floor and 7th yes, floor. Yun ano yung sa tingin niyo sir, yung like subject for DNA testing. Yes sir. Kung kayo yung blood stain yon. May nakuha sa elevator, may nakuha sa 6th floor at 7th floor at meron nakuha sa room, it seems na may blood stain yung towel doon sa room 343 and yung it seems na may blood stain yung sapatos na gamit ni Jeff. Ay, ni Clark. Si Jeff, sir, sinadya pala na ihulog siya? Yes, yes, sir. To mislead siguro yung investigation, so it seems na may nag-direct ng crime scene. To make it look na suicide. Yes, yes. Kailang yung autopsy will not deny the fact na before siya nahulog, is patay na siya. Na-recover natin yung mga bladed weapon or yes, nandun lang sa loob ng kwarto yung mga bladed weapon. Kaninong kwarto, sir? 319. Room ni na, yes, room ni na Jen. May plano pa sana itamper yung crime scene, sir? Definitely malinis meron. Na. Kasi malinis kasi yan. Walang traces of commotion, okay. Walang traces of may gulo na mga gamit. Wala. Possible time of commission sa crime, sir? We cannot ascertain kasi yun nga, according sa kanila is we ask yung autopsy is what the possible time ng pagkamatay nila. Sabay probably, sila sir? Yes, probably night nung one, before night ng 20. Saturday pa lang. After pag-uwi yes, yes. From concert? No, hindi siya pumasok ng concert. Hindi na siya pumasok. Never siya napapasok ng concert. Okay. Saturday pa lang, patay na pala sila, sir. Most probably, kasi pumasok siya according kay Jeff, kay Clark, pumasok siya sa loob. Naghiwalay sila after taking their dinner dun sa may bahada. 8, pumasok na si Jenny sa kanyang room. And then, wala na, hindi na siya nakita. Then, nabas si na Clark, tsaka si Ivan, yung person of interest number 2, kumain daw ulit. Kasi kumain na si Clark eh. Then, lumabas ulit sila ni Ivan, ulit na pagkain. Lakan daw sila from Manila North Point to dyan sa may Jollibee or Chowking, dyan sa may Victoria Plaza. Nakausap naman yung dalawang POIs? Yes, yes, nakausap. Nasaan sila ngayon, sir? We cannot hold them kasi we cannot connect them dito sa room, sa fingerprinting. So, nirelease namin kasi nag-lapse na yung 36 hours namin to hold them. So, possible, sir, regular filing na lang if ever ma-identify yes, natin yung mga... So ayon na nga mismo kay Colonel Badang, ang kondominium na pinangyarihan ng krimen ay ang Camellia North Point sa JP Laurel Avenue, Bahada, Davao City. So nakakagulat nga rin naman na sa laki ng building ng Camellia North Point, may mga parte ng kondominium na kung saan hindi gumagana ang CCTV. In fact, pwede itong makasuhan ayon sa kapulisan dahil merong ordinansya ang Davao City. In fact, hindi lang ang Davao City, ang buong Pilipinas na kung saan itong mga ganitong lugar, condominiums, mga hotel, dapat meron silang proper CCTV na gumagana. Dahil malaking tulong ito. Dahil dito sa CCTV, makikita kung sino-sino yung mga pumapasok at lumalabas sa mga establishmentong ito. And at the same time, makikita rin sa CCTV kung anong mga oras pumapasok at lumalabas kung sakasakaling meron silang check-in via the CCTV. Kaso nagkataon na yung area kung saan nangyari yung krimen dito sa Camellia North Point, kung saan yung room ng magkasintahan, sira ang CCTV. At ito ang isa talaga sa nagpahirap sa investigation ng kapulisan para magkaroon sila ng lead, para matukoy man lang nila kung sino-sino yung mga pumasok at lumabas nung araw na yun na mangyari yung krimen. So sa pagkakaalam ko rin, ang paglabag dito sa pagkakaroon ng hindi maayos na CCTV or hindi gumaganang CCTV sa mga ganitong klaseng establishments, pwedeng ma-revoke ang mga lisensya nito. Aside sa may penalty pa sila. So siguro dahil nga condominium ito, so malamang Airbnb ang booking dito nung magkasintahan. So awareness din ito sa atin na kung sakasakali man magbabakasyon tayo sa isang lugar at kukuha tayo ng Airbnb para matutuluyan natin dahil usually mas mura nga naman ang Airbnb kaysa sa mga regular hotels, siguraduhin natin yung safety natin. Dapat alam din natin na registered itong Airbnb na kukunin natin sa ahensya ng gobyerno. Para nang sa ganon, masiguro natin na dumaan ito sa pag-check ng ahensya para masiguro yung kaligtasan ng mga titira sa mga rooms na ito. Na-mention din dito ni Colonel Badang na yung dalawang persons of interest ay mga lalaki
At ang mga pangalang sinambit niya dito ay Clark at Ivan. Uulitin ko lang, pag sinabi kasing persons of interest, it does not necessarily mean na mga suspects na sila. Magkaiba ang person of interest sa suspect. Ang pagkakahalintulad lang nila for questioning ang person of interest, ganun din ang suspect. So pag person of interest, ibig sabihin nito, maaaring pwedeng may kinalaman siya sa krimen o pwede rin wala siyang kinalaman sa krimen. Katulad halimbawa kung maalala natin yung nangyari kay Ronaldo Valdez na ama ni Jano Gibbs. Nung mangyari yung trahedya kay Ronaldo Valdez, kasama niya sa bahay ang pamilya ni Jano Gibbs at yung mga katulong. So nung madiskubre yung bangkay ni Ronaldo Valdez, lahat ng mga nakatira doon ay itinuturing ng kapulisan na persons of interest. But it does not necessarily mean, again, sinasabi ko, na mga suspect sila. Maaaring mapagkunan sila ng mga information. And dun sa information na makukuha sa kanila, pwede na mapagdudahan sila or magkaroon ng ebidensya laban sa kanila. And this time, from person of interest, pwede silang magiging suspect. Pero magkaiba yung dalawa, ha? Magkaiba yung person of interest at suspect. Yung person of interest, hindi sila pwedeng ikulong. Kumbaga may limited time lang, I think 36 hours, at kailangan pakawalan sila ng pulis. And at the same time, hindi rin silang pwedeng sampahan ng kaso. So kumbaga malaya pa rin ang mga persons of interest. Pero yung mga suspects, ito, sila yung pwede ng kasuhan at pwede ng i-detain ng kapulisan. Kasi may nagsasabi na kung person of interest daw, automatic suspect na hindi po ganun. Magkaiba yung dalawa. So para klaro tayo, itong hawak ng kapulisan ngayon na in-interview nila na pinalaya rin naman nila dito sa kaso ng magkasintahang ito ay mga persons of interest pa lamang. Kung kaya, pagkatapos silang makunan ng information ang mga ito, ay pinalaya naman nila. Pero ayon na kay Colonel Badang, tinitingnan pa rin nila yung angulo na pwedeng maging suspect ang mga ito. Dahil parang may nakita daw na dugo dun sa tuwalya, sa room nila, at yung sapatos daw ng isa sa mga persons of interest, parang may trace ng dugo. So malamang idadaan pa ito sa forensic. Ngayon, kung magmamatch ito sa dugo ng mga biktima, that's the time na magiging suspects na sila at sasampahan na sila ng kaso ng kapulisan ng Davao. Ganon yung proseso. So I hope klaro tayo dito na magkaiba ang person of interest at ang suspect. So far, dito sa interview ni Colonel Badang, medyo nagkaroon tayo ng idea sa nangyari doon sa magkasintahan. Yun nga lang, talaga ang malabo pa rin para sa akin hanggang ngayon, ano ang dahilan at ginawa yung krimen sa magkasintahan. Sa interview rin ni Colonel Badang, sinabi niya na March pa lang ay may booking na itong si Jennifer, including plane ticket papuntang Davao. Pero itong partner niya na si Jeff, April 16 na daw ito nagbook ng ticket papuntang Davao. So medyo malayo yung agwat ng booking nila. Kung ano man ang dahilan, hindi natin yun alam. At hindi na rin ito masasagot ng mga biktima. So mabigat ang nakapato ngayon sa balikat ng mga pulis ng Davao dun sa mga nag-iimbestiga sa kasong ito. Sana nga mahuli nila yung may gawa ng krimen na ito. Yung totoong may gawa ng krimen at hindi yung katulad ng mga nangyayari sa ibang mga kaso na kung saan mga fall guys lang para sabihin na may progreso yung investigation nila. This time sana, kung meron man silang mapipinpoint na may gawa ng krimen, hopefully, matibay yung mga ebidensya at totoo yung mga ebidensya. And this is all for now, mga kaibigan. Again, my condolences sa family ni Jennifer at ni Jeff. And I hope makamit nyo sana ang hustisya na hinihingi ninyo. And may the souls of Jennifer and Jeff rest in peace. Once again, maraming salamat sa inyong panonood. Enjoy your weekend, everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.